na hindi ko alam kung alam ito ng nakararami, subalit ito po ay naging isang paksa ng aking pagsasaliksik nung mga nakaraang taon hanggang ngayon, at lalo nga akong na-inspire nung ipinahayag yung Year of St. Joseph. Ano po ito? Ito yung pagpuputong ng corona sa mga imahe ni San Jose. Una, sa pagsasaliksik ko, ito yung mga naging batayan kung bakit pinayagan ng mga Santo Papa noon ang pagpuputong ng corona sa imahe ni San Jose. Una, dahil siya ay mula sa lipi ni David na isang hari. Pangalawa, dahil siya ay inaring anak, ama ng Diyos Anak na hari ng sanlibutan. At pangatlo, siya ay esposo ng Reyna ng Langit, si Maria. No? At sinasabi nga doon sa isang paliwanag ni Pope Leo XIII doon sa kanyang Quamquam Plures, no? Yun din yung basehan kung bakit namimintuho kay San Jose, dahil nga yung kapangyarihan sa pamagitan ni Maria, yung intercessory power ni Maria, dahil mag-asawa sila, ay nababahagi din kay San Jose, no? Bilang kanilang conjugal, sa kanilang conjugal relationship, no? At ang naging batayan din naman ng pagpuputong ng corona sa imahe ni San Jose noon ay yun ding malaganap na pamimintuho doon sa isang imahe ni San Jose na kinikilalang mapaghimala din at maraming biyayang natatamo ang mga mananampalataya, no? So sa aking pagsasaliksik, makikita natin may dalawang uri kung papanong may dalawang uri din ng koronasyon sa Mahal na Birhen. Kasi ngayon po, ang mas madalas namang kinokoronahan talaga ay imahe ng Mahal na Birhen, no? Pero dumating nga yung sa punto ng kasaysayan ng simbahan na pinayagan din ng mga Santo Papa yung pagpuputong. At ito pong unang bahagi na aking i-share sa inyo, yung sinasabi nating pontifically crowned images of St. Joseph. Ibig sabihin, ang authority ng pagpuputong ng corona ay nanggaling sa Santo Papa mismo. Ang pinakaunang-una ay yung tinatawag na Saint Joseph of Calis, so sa Poland, no? Medyo mahirap i-pronounce lang yung mga salita dito, pero ito po ay isang larawan ni San Jose na bahagi ng Holy Family, no? At ito ay nangyari noong 1796, no? At sa pakikipag-ugnayan ko doon sa sanctuarium, no? Pinadala sa akin nung pari yata siya doon, no? Medyo mahirap makipag-communicate dahil iba nga yung lingwahe, pero kahit pa paano sa Google Translate na nakakaintindihan kami. Ito yung pinadala niyang dokumento na nagpapakita ng authority na ginawang pagpuputo ng corona sa imahe ni St. Joseph of Calis. No? Ang sumunod dito ay noon ng 1869. So medyo malayo ng konti yung agwat. Ito naman ang sa Brussels, Belgium. No? Ito'y isang simbahan ng mga Carmelite, ng mga Carmel, no? Carmelite priest sa Belgium, na ngayon ay hindi nga alam ng iba na Coronado pala yung imahen doon ni San Jose, no? At natagpuan ko yung sa pagsasaliksik ko yung papal bull na tinatawag na nagbibigay ng karapatan at nag-uutos na ito ay putungan ng corona. Ito naman ay sa Beauvais, no, sa France, no? Noong 1872, nakita ko din yung papal bull sa tulong ng mga nakausap kong mga pari sa France, no? Natulungan nila akong mahanap yung kopya. Ito medyo kakaiba, no? Ito ay sa England, sa Mill Hill. Ito yung imahen. This is, kung di ako nagkakamali, 14 feet na imahen ni San Jose magmula dun sa base hanggang sa tuktok. At ito yung nais koronahan. Pero alam naman natin na hindi madaling gawin dahil yung pong imahen ay nasa tuktok ng tower, ng chapel. No? Pero ito'y pinayagang koronahan sa pamamagitan ng replica na nandun sa chapel. So ito po ay nasa National Shrine of St. Joseph of Mill Hill sa England. No? At naipadala sa akin nung kanilang archivist yung original pa na
picture nung papal bull, no, ni Pope Pius the Ninth, no. Kung maalala natin, ano, si Pope Pius the Ninth yung nag-declare sa kanya bilang patron of the Universal Church, no. Kaya malaki ang debosyon ni Pope Pius the Ninth kay Saint Joseph. Ito po ay noong 1874. Ito naman sa France din, sa isang lumang abbey, no, noong 1874, no, Saint Joseph of Frigolet. So makita natin, ano, medyo magkakalapit yung mga taon, ano. Ito naman 1879, Saint Joseph de Liege, no. Ito naman ay sa Belgium. Pero kung hindi ako nagkakamali, medyo extinct na yata yung simbahan, ano. Kasi alam naman natin, may mga simbahan na rin na nagsara na, oh, wala na sa, lalo na sa Europa. Ito naman sa Wisconsin, no, Saint Joseph de Pere, no, sa Amerika, no. Ito naman ay 1892, no. Dito ay pinapakita din yung apostolic brief na nagpahintulot para makoronahan ang imaheng ito ni San Jose. Ito naman ay sa Saint Joseph de Alex sa Seisenet, ngayon ay Alex France, no, noong 1900. Ito Saint Joseph de Soins sa Belgium din, no, noong 1902. Ito naman sa Italy, no, so far ito pa lang yata ang kauna-unahang nakoronahan sa Italy noon, 1904. San Giuseppe di Arsebia, no? At ito ngayon ay, kundi ako nagkakamali, ay parang nakatago na, no? Dahil antigo na rin siya. Ito naman ay isang imahe ni San Jose na nasa loob ng puno, o nasa parang bukanan ng isang puno sa San Joseph du Chene sa France, no? At malaki ang naging tulong ang paniwala ng mga madre, no, para mapatayo yung isang kumbento, no, sa tulong ni San Jose, yung kanyang intercession. Ito naman sa Spain, sa Barcelona, San Jose de Montaña, no. At dito yung Spanish version ng apostolic brief para sa koronasyon niya noong 1921. Ito naman Saint Joseph of Kermaria sa France din, no? At dito makita natin meron din itong pahintulot ni Papa Benedicto XV noong 1921. Ito sa Montreal, Canada, yung kilalang Saint Joseph Shrine doon, Saint Joseph of Montreal. Actually, maliit lang yung imahen na yan. Makikita nyo doon sa larawan. No? Ikumpara nyo doon sa mga flower base na nasa baba. So, hindi siya masyadong malaki. Pero ito ay pinayagan ding koronahan ni Pope Pius XII noong 1955. Ito naman sa Argentina, no? Buenos Aires, San Jose de Flores, sa Basilica de San Jose de Flores, na binigyang pahintulot din ni Papa Pio XII noong 1956. Ito naman ay malaking imahen, no, doon sa simbahan na San Jose de Flores. Ito naman sa Zapotlan, Mexico, noong 1957. At ito naman sa France, Saint Joseph de Bon Espoir, Saint Joseph of Good Hope, no, na noong 1961. Ito naman ay sa Malta, San Joseph Rabat, no, na binigyan din ng pahintulot ni Pope Pius XII noong 1963. So ito din ay isang napakalaking imahen ni San Jose, halos life size yata kung di ako nagkakamali, no. Ito naman ay sa konbento ng San Jose sa Avila, no? Siguro po, lalo na sa mga deboto ni San Jose, alam natin na ang isang santa na may malaking debosyon kay San Jose ay si Santa Teresa ng Avila.
At itong imahen na ito ang pinaniniwala ang pinamimintuhuan niya sa konbento dahil nanggaling siya doon sa konbentong ito sa Avila, no? At ito'y kinoronahan noong 1963, San Jose de Avila. Ngayon, meron din po tayong, pagkatapos ng 1963, parang wala na akong so far nakita pang nakoronahan muli, no? Parang yun na yung huli. Pero meron namang tinatawag na episcopal coronation na ibig sabihin ay ang nagbigay pahintulot ay ang mga obispo, no? At ito'y ilan lamang, no? Una sa Poland, no? St. Joseph of Poznan noong 2014. So ito medyo bago-bago, no? Makita natin yung painting, no? At yung painting ay nilagyan ng corona, no? Nag-superimpose ng corona doon. Ang isa po sigurong mahalagang mapansin din natin, tulad ng pagkorona sa imahe ng Mahal na Birhen, kapag may kasamang Ninyo Jesus ang imahe ni San Jose, ang unang kinokoronahan ay yung Ninyo Jesus. Ganun din po sa imahe ng Mahal na Birhen. At pagkatapos, tsaka lamang kokoronahan si San Jose. Upang ipakita na ang kanyang pagkakaroon ng corona ay nakasalalay sa kanyang kaugnayan kay Jesus, kung papanong ganun din si Maria. At ito last year lang, no? Ito yung actually na misunderstood ito dahil ang tawag nila sa Spain ay coronacion canonica, pero yung canonica po kasi ang ibig sabihin nun sanctioned by the church, so either by the pope or by the bishop, and based doon sa dekretong lumabas, ito po ay sanctioned by the bishop. Kaya ito po ay matatawag nating isang episcopal coronation. At ginawa nila ito noong October 31, 2020. No? Actually, na-delay ng konti. Dapat October 15. Pero dahil sa pandemya, ayun, naging October 31, 2020. At ito po ay ginawa nila looking forward to the 150th anniversary of the patronage of Joseph in the church, no? So naunahan nila si Pope Francis, no? And celebrate nila in anticipation yung 150 years kaya pinakoronahan nila yung imahen ni San Jose na antigo din, ano, makikita natin sa imahen. At dito sa atin, siguro nakita niyo na to sa Facebook mas madalas, no? Na pinayagan ni Bishop Jess Mercado ang episcopal coronation ni Tata Josef ng Las Piñas, yung Bamboo Organ Church, no? So far parang ito ang lumalabas na unang koronasyon ng imahe ni San Jose sa Pilipinas, no? Bagamat nililinaw pa kung may mas nauna bang dambana ni San Jose na nakoronahan yung imahen. So far, wala pang schedule yung koronasyon dahil nga sa pandemya. Pero ang alam ko, sa loob din ng taong ito ay isasagawa ang koronasyon, no? Isa ito sa mga antigong imahe ni San Jose sa ating bansa, no? At sa tingin ko, yung parokyata na more than 200 years na, kaya nagsa-celebrate din sila ng jubilee nila, no? Sa pamamagitan ng koronasyon. So ito'y isang anyo ng pamiminto kay San Jose na ginagawa noong araw at unti-unting sa mga ilang lugar sa Espanya, dito sa Pilipinas, ay ibinabalik, no? Nire-revive.